prawns. Ayun. Actually, this is just large shrimp. Mga kahit 1/4 kilo lang. Maglagay tayo ng ito, isang Sprite mismo. Okay. So, as soon as it boils and it turns pink, pwede na natin siyang patayin, no? Not to overcook it. And then, later on, gagamitin natin yung broth ng shrimp for our sauce. Natin siya para mag-boil. Yan. So, I have here naman 1/2 kilo of tahong or mussel. So, mura lang to. Around 60 pesos lang to, 1/2 kilo. And then, I boiled this with Sprite also. Okay? And after boiling, ito siya, may clam soup tayo. And ito, i-combine din natin to later on with our sauce. Crabs, etong crab, syempre, binoil ko lang to sa water. Ayan. Ayan. So, naglagay lang ako ng 1 tablespoon of oil here. And, lagay na natin yung ating garlic na chinap natin kanina. Ayan. So, habang naluluto na yung ating garlic, ilagay na natin yung 1/2 stick of butter. Ayan. Ayan. Di natin inuna yung butter kasi usually, nasusunog ang butter sa init. Ayan. So, by the way, naka-low lang yung fire ko para hindi masunog yung ating butter. So, we'll just melt this with the garlic. Ayan. So, naamoy ko na ang bangunan ng garlic tsaka butter. Yung ating shortcut to making a restaurant quality seafood cajun. So, eto may ready-made sauce na ako dito, cajun sauce. So, mabibili nyo ito pwedeng sa mga supermarkets, ganon. Or sa online. Available din siya online. Lalagay na natin yung ating sauce. So, takasan na natin yung apoy. So, ayan. Tutunawin lang natin yung ating cajun sauce. Ayan. Gisa natin sa butter para mas lalo siyang masarap. So, mas practical yung ready-made na lang. For me, ha? But of course, you can make your own cajun sauce if you like. Ayan. So, habang naluluto yung ating cajun sauce, ang first na ilalagay ko, guys, hindi crab, okay? Yung tahong natin. So, why ito ang inuuna ko? Kasi, later on, ayoko siyang parang madurog ba? Usually, kasi natatanggal yung mga laman, di ba, sa kakahalo. So, ito, ihalo ko lang siya ng konti and then, i-set aside ko siya. Ayan. So, since na-coat ko na siya with the sauce, tatanggalin lang natin siya, no? Set aside lang natin. So, ang purpose nito, para hindi siya madurog, no? Para hindi lumabas yung mga laman niya later on kapag sobrang na-mix na. Ayan. Ayan. So, ang next na i-coat ko is yung ating shrimps, no? Ito, half cook lang ating shrimps, no? Kaya, medyo tatagalan natin ng konti to. Okay. So, mix lang natin siya mabuti. Yan. So, okay na yung ating crab. So, ito na yung masarap na part na gagawin natin. Ibalik na natin yung ating shrimps. Yan. And then, yung ating clams, ibalik na rin natin. Okay. So, low fire lang ha. Ayan yung clams. Oh. I mean, tahong pala. Yan. So, at this point, i-deglaze natin siya, ha? So, I'm using ito, yung ating tahong broth. Ayan. Ito yung magpapalinam-nam sa ating cajun sauce. Okay. Ayan. Para hindi masyado matapang yung sauce.
And then, samahan pa natin ng shrimp broth. Ayan. So, at this point, pwede na natin siyang i-mix together pag kumulo na yung ating sauce. Ayan. So, mix lang natin carefully. Wow. Ayan na siya. Ayan. So, ang sarap ng sauce na to, lalo na sa rice. Nako. Masarap. Yan. So, naglagay din tayo ng lemon. And for our final touch, maglagay tayo ng konting parsley. Ayan. Parsley. Para mabango yung ating... Okay. So, that's it.